Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito po tayo para sa panibagong update, panibagong episode ng Abot, Kamay na Pangarap. At medyo malungkot na nga itong si Joel dahil nga narinig niya yung pag-uusap nitong coach ni Jordan na umano'y sayang kung i-give up niya yung kanyang pagiging varsity player, lalo't na discovery niya ang kanyang galing. At nakapasok na nga siya sa top 5. Kaya nga naman mukhang naawa itong kanyang kambal na si Joel. Kasi nga kapag idodonate ni Jordan ang kanyang kidney para dito sa kanyang kapatid, ay hindi na siya makakapaglaro ng basketball. Pero kailangan umano ni Jordan gawin. Kaya willing siya na idonate itong kanyang kidney para nga lang dito sa kanyang kambal na si Joel. At dahil ayaw ni Joel na mangyari itong kay Jordan, ay tumakas na nga ito. Sinubukan niyang tumakas at pumunta doon sa rooftop nitong Apic Medical Hospital. At nakita nga siya ni Lynette. Sinubukan siyang harangin, ngunit hindi nga ito nagpaharang at tuloy-tuloy lang sa pag-alis. Kaya nagpanik na itong buong hospital ng Apic at hinanap na kung saan nga ba nagpunta si Joel. Samantala, itong kanyang nanay Chiri naman ay nag-alala. Kaya nga naman kinausap itong si Annalyn kung baka alam niya kung saan nga ba pumunta itong kanyang anak. Dahil umano ay ayaw niya nga na mag-donate itong kanyang kambal dahil naawa siya at gusto niya na lang isakripisyo ang kanyang sarili. Ngunit ayon nga dito kay Annalyn na hindi pwede kasi kailangan na matuloy ang operasyon para nga naman madugtungan ang kanyang buhay. At dahil dyan, hinanap nila pati itong si Jordan. Ngunit alam na ni Jordan kung saan nga talaga yung mga dapat puntahan ng kanyang kapatid. Kaya inakyat na nga ito sa rooftop. Doon na nagkaroon ng matinding tension at emotion dahil nga gusto na magpakamatay ni Joel at gusto niya na tumalon dito sa building. At kinausap nga siya ng kanyang kambal na si Jordan na umano'y huwag mong gawin kasi handang ako magsakripisyo para madugtungan ang iyong buhay. At sakto at dumating naman itong si Lynette. At sinabi nga dito kay Joel at kay Jordan na huwag na kayong mag-away. Ngunit tuloy pa rin ang pagbabangayan nitong magkambal na talaga nga namang ayaw na nga tanggapin ni Joel itong organ ni Jordan dahil hindi niya umano makakayanan na mag-give up itong si Jordan sa kanyang pagiging varsity career. Ngunit kailangan umano ayaw nga kay Jordan. Kaya nga naman nainis na itong si Lynette at ayaw magpaawat itong dalawa dahil sa kanilang tinding sigawan ay kinuha na ni Lynette itong kahoy at ibinigay sa kanilang dalawa na umano kung gusto niyo magpatayan na lang kayo. At doon na nga kumalma ang lahat. Habang ang ibang staff ng APIC ay patuloy pa rin yung paghahanap kung saan nga ba napunta itong si Joel at si Jordan. Pati si Lynette ay nawala na rin kasi. Ngunit tuwang-tuwa naman itong si Moira dahil karmang umano sa mga taong nanglalait sa kanya. At nagkataon na nga na nandun naman si Dr. Tanyag at nag-usap na nga ito si Dr. Tanyag at si Moira na umano'y tigilan niya na yung panglalait at lalong wag na wag niya saktan at wag na wag niya umano salitaan ng hindi magaganda yung kanilang pasyente dahil labag umano sa kanilang patakaran yan ng kanilang ospital. At sinabihan na naman siya na umano'y wag na guluhin itong si Lynette at si Annalyn para hindi na magka-problema. Samantala itong si Zoe ay kausap na naman si Annalyn at sinabing mag-ingat ka at malapit na akong babalik. At inaabangan na nga ng lahat ang pagbabalik ni Zoe dito sa Apic Hospital. Samantala balik tayo doon sa mainit na bangayan nila Jordan at ni Joel. At nangyari nga dahil sa pagitna nito ni Lynette ay naging okay na yung dalawa at nagkasundo na ito na tanggapin na lang itong kanyang kidney na ibibigay sa kanyang kambal na si Joel. Samantala ay naging maayos na ang lahat at bumalik na sa kwarto itong si Joel at nagpasalamat naman ito ang kanyang nanay si Ma'am Chiri kay Lynette dahil kung hindi umano dahil sa kanya ay hindi na ayos ang problema ni Joel at ni Jordan. Kaya nga naman nakahanda na itong si Annalyn at mga staff ng ospital na kunin yung laboratory test.
nila Joel at Jordan. At nakahanda na rin itong si Dr. Enriquez para sa malaking operasyon. At nagpasalamat na nga itong si Cherry dahil nakahanap siya ng pera para panggastos dito sa mga gagawing operasyon ni Joel at ni Jordan. Abangan natin sa sunod pa na mga episode. Magiging matagumpay ba yung operasyon ni Joel? At ano naman ang mga bagong planong masasama ni Moira para dito kay Annalyn at kay Lynette? Yan po yung ating abangan dito sa mas pinatinding drama sa Abot Kamay na Pangarap.